Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa aking channel, Maliaris Garden. Ang isishare ko naman po sa inyo ngayon, yung mga bougainvillea natin na malalaki na puno dyan, na napapabayaan na natin sa mga bahay natin, o pwede natin hukayin kung paano natin mapapaganda. Maging ordinary man yan, o rare man yan, basta ang mahalaga mapaganda natin. Kahit yung mga ordinary natin, kagaya ng mga red, yellow, dati naman yung mga red, yellow, pink, white, kompleto naman po yan eh. Ang mapapaganda po natin yan ay tuturo ko sa inyo ang pamamaraan. Gaya dito sa akin, ito. Ito ordinary. Ang number one sa akin naman, ito na ilagay ko na dito sa pot. Ilagay nyo lang sa magandang pot. Kunyari, hinukay ninyo o kaya may dating pot. Iripot nyo lang para mapaganda natin. Ganito lang po ang gagawin natin. Number one, ililinisan ko muna to. Kasi, mapaparahit na po. Sige, dali lang. Bibisan ko lang. Papakita ko sa inyo kung paano natin mapapaganda yung mga ordinary nating mga bougainvillea. Pakikisabay sa rare yan kung alam natin ayusin. Baka mas maganda pa. Lalo kung malalaki na yung mga puno. Kahit hindi na po natin na igagrap, mismo yung ordinary na lang na yan, papagandahin natin. Sabi ko nga kung nakatanim sa lupa, direct, pukayin nyo lang yan. Mabubuhay yan, ipapat nyo. Ilagay nyo lang sa magandang pot, hindi yung ganitong pot na ano. Yung kunyari, may maganda kayong pot. O parang bonsai pot, o kaya yung mga cement pot. Ilagay nyo doon. Saka nyo putulin ng sakto ang taas niya. Hindi yung sobrang malaki. O hindi rin naman yung sobrang maliit. Sakto lang. Para matupyari natin. Ganito lang po ang gagawin natin. Yung mga ordinary natin. At check na gaganda. Number one, lilinisan lang natin sa ilalim. Papalabasin natin yung katawan niya. Kunyari, malalaki yung mga sanga niya na iba, mga dahon. Bastang mahalaga, mapakita natin yung pinakapuno niya. Yung pinaka, kasi kung matatago itong ugat niya, hindi siya magbibigay ng ganda, di ba? Dapat makita yung pinakapuno. Pwede nyo po na ano, yung mga nakapot ninyo na matagal na bougainvillea ninyo na malalaki, pinapagandang gawin kahit hindi naunin nyo na drapan o kaya kung ilan na nakadrap, kahit single lang siya mapapaganda natin, baka mas maganda pa. Tanggalin lang po natin lahat yung mga sanga. Ayun yung mga dito sa lipuno. Ngayon, nakalabas na yung sanga. Kung iyan, hinukay ninyo, dati na nakapat, check yan, pagka matanda na yung bougainvillea ninyo, maraming mga lumot dito sa katawan. Dito. Dapat linisan natin. Mamaya ako papakita sa inyo kung ano yung gagawin dito sa taas. Dito. Mamaya na po natin naayusin itong itaas. Tutupyarin natin yan. Ang unahin natin dito, ilabas na natin itong katawan niya. Hindi ho problema kung mayroong mga yung mga nabalata ng konti na ganito. Okay lang yan kasi hindi naman natin na igagrap siya. Ayusin lang natin. Number one, pag may mga lumot-lumot na ganito, maganda kung malinis. Saka itatanim ninyo, dapat yung nakikita yung ugat niya. O kung mas mataas pa dito, mas maganda. Gagawin lang ho natin dito sa mga example ko lang ito, pero hindi natin linilisan maigi kasi matagal. Babrasin nyo lang ito. Kukuha lang kayo ng panglinis kasi yung mga lumot niya hindi magandang tingnan, di ba? Dapat yan mawala yung mga dumi niya dito. Mawawala yan pagka nilinis nyo ng gusto. Babrasin nyo lang. Palalabasin. Pwede rin na kakayurin nyo lang medyo ano yung medyo talagang ano, wala kayo na matali na bagay, lilinisan nyo lang na ganyan. Tatanggalin nyo yung mga block. Hindi ko na maikonsen nyo kasi masyadong matagal. Gaganyan nyo lang. Saka nyo babrasin. Tatanggalin nyo talaga yung mga block nya. Makakagawa kayo ng napakaganda na bougainvillea.
sabihin nyo ordinary pero talagang mapapaganda niya ng gusto. Lilinisan lang. Ito may mga tuklap-tuklap na ganito. Okay lang yan. Kasi hindi naman natin gagrapan. Maganda nga yan eh. Parang mabobonsay na siya. Pero ito, mas mataas kaysa doon sa ginawa ko. Na kulay puti na yun. Mas maganda ito, topiary. Tataas lang natin ng konti. Maganda kung magputol kayo, mga ganyan lang kataas. Depende sa inyo kung ano sa kung ano ang gusto niyo pero mapapaganda natin talaga naman. Ito ititrim natin ang gusto muna ito sa umpisa. Sa umpisa medyo sagad muna ang trim. Kunyari malaki-malaki yung bugimbilya ninyo. May nakita kayong mga sanga dito. Pwede doon tayo magpuputol. Puputulan natin dito kunyari may malaki dito. Puputulan niyo yung sanga niya. Na eh, kasi ito kung dire-diretso ito, 'di ba? Gusto niyo pababain. Puputulan niyo diyan. Pagkaraan yung mga sanga na mahaba pang iba ititrim na ito tingnan konti lang yung brush nya na ano. Titrim natin ang medyo hard trim sa umpisa kasi doon natin mapapalago yung ano yung pinaka forma nya. Sa umpisa, makikita nyo parang hindi maganda. Ayan, naputulan na natin na ganyan. Kaya ngayon, edi mas maganda pa kung malaki pa yung puno niya, di ba? Kung malaki yung puno, maraming ugat, itataas na inyo. Ordinary lang yan, ha? Ordinary natin. Kasi marami naman na hindi marunong mag-grab, di ba? Minisan mo nga ito. Ganyan lang, madali lang malinis. Yung mga black-black yan. Kakayurin nyo lang ng konti na ganyan. Para matanggal yung pinaka naglulumot. Maganda na, di ba? Medyo okay na, na-trim na natin pagkaraan. Medyo nalinis na natin ng konti. Tamang-tama yan dun sa mga bugimilya ninyo na matagal na sa inyo. Sabi ko nga, pwede nyo na hukayin. Ligay nyo sa pot. Kahit na anong kulay yan, kasi pagka yan eh natopiary, nakumpul yung bulaklak niya, napakagandang tingnan. Lalo yung mga sinasabi na ordinary natin eh, magaganda naman yun eh. Basta maitrim natin na maganda, maayos natin, pagkarang malaki yung puno, magandang pot, ay talaga, maganda, the best. At talaga. Para hindi masayang yung mga malalaki nyo na bugimbilya. Pwede rin naman din yung graban, pero kung talagang, ano, talagang, yung mga ordinary natin, pwede natin gawin na ganyan, hindi kayo marunong mag-trap, talagang mapapaganda natin, sa discarte lang. Siyempre, kung naipon natin ang bulaklak ng ganyang kalago, pagkaraan dito, yellow, kasi may mga ordinary yellow, pagkaraan may, sabi ko nga, kompleto naman ng kulay yung mga ordinary natin eh. Lahat ng kulay meron, may white, red, yellow, pink, dark pink, kompleto naman eh, yung mga ordinary natin. Mapapaganda natin ang ganyan. Medyo malinis na. O, ganito na lang. At maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video ko. Na-share ko lang ito kasi marami yung nasasayang natin ng mga bugimbilya na hindi naman natin naayos. Naayos, maigil. Lumipad na yung manok hapon na kasi umahapon na. Dinadiling natin, di ba? O, ayan. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood ng mga video ko. Bye bye.